dadagdagan pa ang mga bumabatiko sa pagpunta sa Caballo Island ni na DOH Acting Secretary Janet Garin at AFP Chief Gregorio Katapang na hindi nakasuot ng personal protective equipment o PPE. Hinihirit naman sa Senado na pagsuotin ng PPE si Acting Secretary Garin sa budget deliberation ng Department of Health. Nagpapatrol si Nina Corpus. Kung sa Caballo Island hindi nakasuot ng personal protective equipment o PPE si Acting DOH Secretary Janet Garin nang bisitahin ang mga naka-quarantine na peacekeepers, sa Senado baka hindi siya makalusot pag dumalo sa budget deliberations. Unahan ko na ako kayo, kung gusto nyo magsuot sa ng protective gear para maprotektahan tayo, hindi mo ako mag-object. Para naman sa Philippine College of Physicians, walang problema sa pagbisita ni Garin sa isla, pero dapat daw nagsuot sila ng PPE. Dapat nag-protective gear ka pa rin kasi you do not know, maaari ikaw yung datos na lalabas na ikaw yung more than 21 days. Hirit naman ng grupo ng health workers, mali ang ginawang pagbisita ni Garin at AFP Chief General Gregorio Katapang sa isla nang wala man lang face mask. Even the government, kahit ang UN naman, kahit naman yung ating DOH, hindi sila 100% sure na walang carrier sa kanila ng Ebola virus. That's why may quarantine. Pero nanindigan si Garin na wala siyang maling ginawa. I would like to apologize if my going to Caballo created anxiety and confusion sa publiko. It was not the intention and there was no breach of protocol. Hindi raw basta-basta ang pagsusuot ng PPE na napakainit at di komportable. Hindi dapat lumagpas sa 45 minutes ang pagsuot nito at dapat itapon pagkatapos gamitin. Limitado rin ang supply nito. Kaya paano na kung talagang kailangan nang isuot ang PPE? So if I went there, wore a PPE, parang sinabi ko na ito ang dapat na ginagawa. We will not be able to correct the misinformation. Kanina inilabas na ng WHO Philippines ang guidance sa pagsuot ng PPE. Dapat daw isuot ito pag may close contact sa isang taong may sintomas ng Ebola. Pwede lang itong isuot ng isang taong may training. Limitado rin daw ang supply ng PPE sa buong mundo at dapat lang gamitin pag talagang kailangan na. Iginiit ng WHO na nakakahawa lang ang Ebola pag may direct contact sa body fluids ng pasyenteng may sintomas na ng sakit. Samantala, ipinakita naman ng AFP ang mga litrato ng mga UN doctors na tumingin sa mga Pinoy peacekeepers bago sila umalis ng Liberia na wala ring suot na PPE. Patunay daw ito na walang nilabag na protocol ang DOH at AFP. Nina Corpus, ABS-CBN News.